Hi guys, welcome to my vlog. Before ko ipa i-explain sa inyo yung itong squid ink painting ko at yung mga nadi-discover ko ay i-explain ko sa inyo yung discovery ko dito sa squid ink painting ito. Mamaya ipapakita ko sa inyo yung pagkabasa niya. Kasi marami nagtatanong kung ito bang squid ink painting nito ay tatagal ba, no? Ito ba ay hindi matatanggal? Kasi sayang na, nga naman pagka ikaw ay nagpagawa, mahal-mahal yung bayad mo sa painting, sa artwork na ito. At yun ay nag-fade lang after many years. So, kailangan masisigurado mo rin na matibay ito. So, pinapakita ko sa inyo, kahit basain mo pa, ibabad mo pa sa tubig, itong painting na ito ay hindi siya basta natatanggal, no? Nakikita nyo naman, walang pinagkaiba doon sa kulay. Ganun pa rin, no? Hindi siya nag-fade. So, ganyan po katibay ang squid ink painting. Marami pa pa rin akong ipapakita sa inyo ng mga experiments ko para pagka nagpagawa kayo sa akin, hindi naman kayo manginayang sa pera niyo. Masasabi niyo na worth pala yung squid ink painting ko nito. So, titingnan natin. No? Ganda pa rin yung kanyang kulay. No? At napapansin ko na pagka binasa mo ulit yung finish na painting ay mas nawawala yung amoy ng tinta ng puset. No? Mas nawawala yung kanyang amoy. So, ito yung pagandahan doon. Kasi yung iba nagtatanong din, pagka nagpipaint ka or pagka natapos, hindi ba yung nangangamoy? May amoy siya, no? At kaya nga, tama yung pag-extract mo. Sa ibang video ko, ipapakita ko rin sa inyo kung paano tama yung squid para hindi siya nangangamoy. Okay? Guys, and please subscribe to my channel.